Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Guys, hello everyone, and hello mga kapuso. Welcome to our channel. Kumusta po kayong lahat? Naway, nasa mabuting kalagayan po. 4 weeks to go na lang, matatapos na ang Legal Wives. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kazay. Alright! Ngayong gabi, pag-usapan natin ang magulong eksena dito lamang sa Legal Wives. Disgrasya! Dahil nga sa galit ni Mariam is naitulak niya itong pinsan niyang si Farah at yun nga nalaglag ito sa hagdanan. So ito yon. Parihas naman talaga may mali. Ang pagsisinungaling is wala talagang maigandang maidudulot para sa atin. Nandoon na tayo. Galit talaga itong si Mariam. Parang may sayad talaga itong sa utak, no? Kasi hanggang ngayon is mahal pa rin niya ito si Ismael. At galit na galit talaga siya at gusto talaga niya manakit at maghihiganti dito kay Ismael. So, syempre, nung malaman nga niya na kinasal na pala itong si Farah dito kay Ismael, o talagang naggalit siya. So, dapat sa umpisa pala ang iswag na tayo magsinungaling dahil alam natin na mayroon talagang andulot na hindi maganda ang pagsisinungaling. So, yun nga mga kajay, tumawag itong si Farah doon sa ama at saka ina at nagmamadali ito ng makalapit at sabi nga ni Mariam is nalaglag siya sa hagdanan. So hindi talaga niya inamin na naitulak na niya ito bungsod nga ng galit niya. Pinagsisigaw ito, nagsigawan sila hanggang sa yun nga nagpaliwanag na nga itong si Farah kung bakit nga naikasal siya dito kay Ismael. Pero kanun pa man, grabe talaga itong si Mariam, no? Talagang tigas talaga ng kukuti niya. Wala siyang pakialam kung anong mangyari sa pinsan niya o yung sa dinadala nito. Ang ginawa niya is habang dinala itong si Farah sa hospital ng mga magulang niya, is dali-dali siya dito nagkakalkal ng anong pwede niyang makuha doon. Nakakuha nga niya yung ipon ni Farah doon sa box at nakita nga niya yung picture nila ni Farah at saka ni Ismael. At doon, bumalik na naman yung mga alaala niya at galit na galit talaga siya dito sa kay Ismael at saka kay Farah kasi nga naikasal si Farah dito kay Ismael. Samantala is siya ngayon is napariwara ang buhay. So yun nga mga kazay, dito muna tayo sa pamilyang Makadato. So itong si Babo Noia is pinangaralan na naman niya uli itong si Dayan na huwag makasarili. Totoo naman kasi makasarili naman talaga itong si Dayan. Kahit anong pangaral nila is itong si Dayan is talagang ewan ko ba hanggang ngayon hindi pa rin niya maintindihan ang sitwasyon nila. So ito, kinausap ni Ismael itong asawa niyang si Dayan na pumasok na kasi syempre mahamog na kasi gabi na. Sabi ni Dayan is dito lang muna siya at iyon nga pinagsabihan na naman siya ni Babo Noria. So maya-maya tumawag nga itong si Abdul Malik dito kay Ismael at binalita nga na sinugod nga nila si Farah sa hospital kasi nga dinugo na naman ito gawa nga ng pagkalaglag. So syempre itong si Ismael is nagmamadali para masundan nga agad itong asawa niya at kung saan yung hospital. So itong si Dayan, syempre hindi na mapapakali. Sabi niya huwag ka nang pumunta doon kasi gabi na. So pwede ba yun? Nasa panganib yung mag-ina niya. Ano-anuhin niya na hindi pwede na ano. Hindi pwede talaga kasi asawa niyon at
nasa panganib ngayon ang dalawa. Kaya itong si Dayan is gumawa talaga ng eksena at kunyari nagdudual-dual na naman ito at nasagad na itong si Ismael. At alam na kasi niya dahil sinabihan na nga siya ni Babo ni Rhea na itong asawa nga niya is napaka-drama. Lahat gagawin niya, wag lang si Ismael pupunta doon sa mag-ina niya. So ang aabangan natin bukas mga kazay kasi nga napuno na kasi itong si Ismael dito kay Dayan. Kasi nga si Dayan wala na talagang ginagawa kung hindi magsinungaling siya. At yun ang pagkikita muli ni Ismael at saka ni Mariam. Yumakap itong si Mariam kay Ismael at tinulak ni Ismael si Mariam dahil naggalit talaga. Siyempre pareha kasi sila dahil si Mariam ang dahilan kung bakit namatay yung kuya niya. Tapos yun nga, namatay din yung tito at papa, daddy ni Mariam nang dahil sa pagsisinungaling niya dati. Ano kaya ang maging ano dito ni Mariam? Pakasalan kayo ito ni Ismael? O ano pa ang dalang kaguluhan ni Mariam, lalo na ito ay sinumpa ng mga magulang niya? My gosh! At itong si Dayan is sinumbatan niya itong si Babo Nuria na masaya ka na ba ngayon na hindi ako pinawalaan ni Ismael dahil nagdadrama ako? At ang pag cross ng landas ni Dayan at saka ni Mariam at nagsagupaan ang dalawa. Sino kaya ang matalo? Abangan! Thank you so much mga kazay. Stay tuned at to have and to hold up next na po. See you in my next vlog!